Magandang gabi po. Patay matapos pagbabarilin ang kasintahan ni dating Quezon City Representative Nanette Daza sa bahay pa ng dating kongresista na ganap ang krimen. Kusa namang sumuko ang sospek na manugang pa mismo ni Daza. Nakatutok si Julio Segovia. Patay na ng abutan ng magkakapatid ang ama nilang si Noel Orate, district manager ng isang pharmaceutical company. Pinagbabaril si Orate sa loob mismo ng bahay ng kanyang karelasyong si dating Quezon City Representative Nanette Castelo Daza sa Sikatuna Village mag-alas 11 kagabi. Ang question dito, bakit ang daddy ko binaril sa controlled environment? Bahay to, residence to, okay? Kailangan ba ng bodyguard sa loob? Ano ba relationship ng father niyo kay ano sa kanila, sa residente? Pamilya Daza. Kay Congressman. Congresswoman Daza is my dad's girlfriend. Nagtamo ng multiple gunshot wounds ang biktima. Sa inisyal na investigasyon, may commotion daw sa bahay ni Daza bago mangyari ang krimen. Away, naglalagabog. Tapos mamaya may apat na putok. Mute ko na yung TV. Tapos paglabas ko, andyan na yung mga pulis. May patay. Wala si Daza sa bahay dahil nagpunta raw sa ospital para ipagamot ang magang paa. Narecover ang dalawang baril at mga bala sa crime scene. Agad namang sumuko ang suspect na si Romeo Alan Robes, manugang ni Daza at kasalukuyang board member sa Bulacan. Nung nakita po yung mga pulis natin ay sumuko naman po sa payapa at sinerender yung baril. Pinag-aaralan pa ng pulis ang ikakaso laban kay Robes habang inaalam ang motibo niya sa pamaslang. Pero ang pamilya ng biktima, may teorya na sa krimen. My dad decided to end the relationship. Yun ang ano sa akin, sinabi rin sa akin ng dad ko. He told me na wala na nga sila ni Tita Nanette. And I found out from my sister na my dad really wanted to... It's over. We found something in this wallet, no? Yeah. My father mo. It's a love letter, no? Na parang stating na... Pag wala ka, parang mamatay na ako, ganun. Hindi pa malinaw kung sino ang nagsulat ng love letter. Si Robes, isinailalim na sa paraffin test. Di raw naniniwala ang mga kababayan ng suspect sa Bulacan na magagawa niyang krimen. Paniwala naman ni Bulacan Vice Governor Daniel Fernando. Self-defense ang nangyari. Ilang beses naming tinawagan si Daza para kunan ng panig. Pero di niya sinasagot ang aming mga tawag. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.